Bye-bye, Ina. Bye-bye, Ina. Okay ka lang? Yes. At least nakasama natin siya, di ba? Mag-request na lang tayo ulit. Ang makasama mo siya ulit. Babakasyon nga eh. Si Jowa, imbis na mag-relax ko, ano na naman pinapanood ng mga series eh. Umiiyak na naman tuloy siya. Umiiyak na naman sa palabas. Ha? Huli-huli. Ha? Ano na namang iniiyakan mo? Ha? Oh, may luha, oh. Napanood mo. Ha? Ano nangyari? Namatay. Huli ka. Busy ako sa mga bahay namin, kakaasikaso ko, hindi ako nakakasama sa kanila. Kailangan ako ni Tony, kaya ako ang gumagalaw at nagbabantay sa bahay. Habang waiting sa bakasyon nila, naisip ko magpatato habang nagbabantay ng bahay. Meron kasi akong challenge sa YouTube na Drunk Get Ready With Me plus Q&A. And yung Q&A namin is question I never asked my sister. So, ayun. Nag-inuman kami paye. 1v1 kami nun. Nalasing ako ng sobra and ayoko na mag-inom ulit. Ayoko na po mag-inom ulit. Bakit ka nga umiiyak? In totoo. Kasi mami kanina pinag-uusapan namin yung ate na... Sabi ko sa kanya, siguro kung hindi ka rin po tumating sa buhay ni ate, saka kung hindi mo po ako tinanggap ulit. Kasi sabi niya parang hopeless na po siya, nawala na po siya ng pag-asa na magkasama kami ulit sa iisang bahay. Hindi niya na po alam kung anong gagawin niya. Kasi nasasaktan po siya para sa akin na she's living the good life. Lahat ng ito nararanasan niya because of you. Kung hindi mo po ako pinatawan at tinanggap ulit, hindi ko rin mararanasan ito. Oh, hindi na expected kasi ng ate mo, di ba, na ano? Kasi nga, yung nangyari sa atin last time, na hindi po tayo naging okay, hindi ako nakapagsali sa inyo po ng maayos. Tapos biglang tatanggapin mo po ako ulit sa buhay mo, mami. Na without proper apologies. Sige, mag-proper apology ka na. Paano ba yung proper apology? Wala na yung paye, hindi na kailangan ng ganun. Kasi ako, hindi ako naniniwala na minsan sa salita, sa gawa. Nakikita ko naman na you're trying to be better, you're trying your best, diba? Doon naman tayo eh, sa actions. Doon ako nagtitiwala. Nasasaktan lang din po ako na nagiging mabuti ka sa mga taong sinasaktan ko po. At the same time, pinaparamdam mo po sa akin yung mga hindi ko naramdaman po sa pagulang ko. So, papakananay ka po sa akin kung ano po yung pagmamahal na pinigay mo kay ate. Pinaparamdam mo rin po sa akin. I just thankful po ako na meron kami ni ate na ikaw po.
You're welcome. Ka na umiyak. Happy ka lang. Happy lang po ako. Baka sinasaya mo lang yan kasi lasing ka na. Hindi. Siguro kami may part. Pero kasi hindi ko rin po siya masabi na wala rin ako alcohol. Kasi hindi, may mga times na hindi po ako naging vocal sa inyo. So kailangan mo lagi ng alcohol? Hindi, para... mami. Hindi naman po ganun. Kaya sa mag-open sa inyo, na alam ko pong mali. Kasi tinuturo niyo po sa akin na maging open ako sa inyo. Kung ano man ko yung nararamdaman ko, nasasaktan po ba ako, natutuwa po ba ako, masaya po ba ang puso ko. Kung nagsisinungaling po ba ako, or nagsasabi po ako ng totoo. Masaya po ako, mami, dumating ka sa buhay namin ni ate. I love you, baby. Ako din, I am happy kahit ang sakit ng ulo ko sa'yo. Kasi alam mo kung bakit? Kasi madami ka din namang binibigay na saya. At saka pagmamahal sa pamilya, dun ako nakatingin, ha? Huwag mo iisipin na parang minamahal kita sa lahat, sakripisyo lang. Lahat puro ano lang ako, negative. Hindi siya ganun, ha? Hindi din naman ako magpapatuloy na nandito ka sa buhay ko. May edad na ako, pwede kitang i-cut off. Pero madami kang tamang ginagawa, marami kang pagmamahal na ibinibigay. Kaya magkakasama din tayo. I love you po, baby. Pagnanay ka na talaga, ang hirap na mag-CR. Ang daming mga anak naman na ganito naman. Pinutol ko na lang yung tae ko dahil sa drama ni Pepe. Tawagin mo nga yung ate mo, dali, patingin ako sa ate mong lasing. Nag-iiyakan kayo habang nag-iinom? Ako. So, ganito mo nga, ano ba yung mga nangyari? Ano nga yung mga nangyari? Bakit mga naglalasing kayong dalawa? Ano yung mga topic yung mga pinag-uusapan nyo? Remember ako sa cleansing bag ko. Yes! Guys, support public cleansing bag. Yeah, gang! Ay, kasi kaya matatagal yung makeup niya. Alam mo, kailangan ko na-amaze sa bag. Kahit lasing, matagal lang ng makeup ko. Purple. Mahusay. Purple. Hindi siya pala sa sales stock gago. Legit to. Mami, bagay ang anak mo kanina, may uhog pa. Sabi ko, dalawang may anak niya, may uhog pa siya. Nanggal pa nga yung maglan niyo ito. Hindi kasi, mami, first time po namin mag-inom ni ate na kaming dalawa lang. Oo. Na walang ibang kasama po. Kasi nga kayong dalawa lang. Yeah, like parang, yun, mami, kaming dalawa lang talaga. Tapos, super Payal, get to the point, Pay. Masaya, one-on-one kami. Ganon. Natalong namin sa isa't isa. Napatulog ko na si Happy. Gagan, nagugutom ako. Mami, ang batong anak ko. Mahusay kasi. Gagan, nagugutom ako. Kami na nanak ito, pinilit. O, pakainin mo muna si Papi. Lasing na to. Lasing na yung asawa mo, Harvey. Kausapin mo si Harvey. Kwento mo sa kanya kung gaano mo siya kamahal. Dali na, Papi. Ay, na. Pinag-usapan ka namin kanina ni Pay. Sabi ni Pay, naiintindihan ka doon niya sa lahat. Hindi kasi sabi ko, mahal ko si Chong kahit kanina ka naasal. Harvey, mahal ka pala ni Pay eh. Happy Chong. Lock mo na ka, Chong. Alam mo yung magkakasama kayo sa bahay, Harvey, lock mo siya. Bilak mo yung kasama mo sa bahay. Nandiyan ko lang yung sorry. Wala pa rin kasi. Sorry ka na, Michelle. Yung totoong sorry lang, hindi yung plastic. May bayad pa yun tayo. Naiiyak daw si Paye. Ba't ka na naman naiiyak? Siyempre, para siya na naman yung topic sa episode. Gagi. Parang first time ko nga po maramdaman na may kuya ko. Parang ikaw na yung topic sa episode. Bakla ka ng taon. Wow, sabi ko, asa ka niya sa Q&A. Sa lahat ng pinagdaanan mo, saan mo na hugot yung lakas ng loob mo para sabihin na iinit sila lang sa'yo? Sabi ko naman, mami. Siyempre, nung bata ako, kung titignan ko yung sarili ko ngayon, dream ko yun, nakatira ka sa kondo, sa malaking bahay, may sarili kang kotse, gano'n. Tapos, yung cellphone na gusto mo, meron ka. Nakakaingit naman talaga siya, mami. Ganun talaga ang atake. So, kinaiingitan ka talaga? Bobo! Yes, gano'n! Ano ito? Diba sila ganyan sila mo lasing nun? Uy ko, kakaiba eh. Paano? Tangaaway ka ng tao! Uy, sa'yo ano? Hala, concern sa akin si Chong, tinatanong ka na! Ano ba, Ali? Tinatanong ka ni Chong, concern sa akin! Ano ba? Recipe ko, Chong. Pakinan mo, price bibili ko sa'yo, Chong. Ayaw mo mo ano ah. Isipin mo ba, arti-arti nyo ah. Arti-arti mo ano eh. Burger na lang.
din po. Anong burger? Cheeseburger po without back burger. Without pickles daw, cheeseburger. Tanggal nyo na yung pickles, kakainin ko na lang, sayang. Ayun, baka may nakakaya pa sa maglalagay, baka di ba matanggal. Na nababayasin ba ako? Ang tip nyo nga eh, kasi hindi kami gini, ate mo rin mag-glutbang, gano'y mag-ginong. Nag-aampasa kami. Diba? Nag-aampasa kami ng upuan ni Mama Mari. Di ba naman? Ay, malamit si ate Mari. Di ba? Nag-aampas ang upuan. Nag-aampas ang upuan. Ano ko naman magagan ng tubig? Diba? Mas magawa ko magagan. Kasi nung parang kambing na inipitin. Sabag-tay! Susuntokin ko kayo. Bobo ka. Sabag-tay mo si Jigjigan. Sabi na, good night. Baka maayon na kayo. Ipahin nga ha. I love you, ma. Love you, ma. Love you. Baka sana mag-ayos. Mag-usa na matino. Huwag mag-ayos. Mag-ayos. Buwasa na mag-ayos. Baka mag-ayos. Sige, yelo. Buwasa na tayo. Buwasa na matino. Sige. Mag-tubig kayo madami ha. Ako, mami. Okay. Thank you po. Good night. Mami, love you po. Love you. Sobrang cute ng Galang Sisters kasi parang naramdaman ko na ang cute-cute nila. Ang cute nila kasi after ilang years, ngayon na lang ulit sila nagkasamang dalawa. So, natutuwa ako na bumabalik yung closeness nilang dalawa. Dong! Ano? Diyan ka kay Mami Oni? Dong! Kano dong? Atong! Mm. Atong! Mm-hmm. Bless you. Nakatingin siya dun sa color pula. Saan ka ba nakatingin, Dong? Ha? Ganito na lang tayo, Dong. Every morning tayo mag-walking. Kakatok tayo every morning. Grabe naman, Kate. No, it's for 6 a.m. Sorry. Oh. Actually, morning person na ako, kaya naisip syempre ako na maglakad-lakad sa umaga, isama ko si Yabby, para makasama din ni Yabby yung mami cat niya, dandy niya, tsaka si mami Oni. And para din sa health ko, paunti-unti kahit na, basta yung wag lang akong sobrang mapagod. Sipa ka ng sipa, ng sipa. Sabi ko nga sa'yo, naninipa yan eh. Tsaka hindi siya mapakali, kasi narinig ang boses ng mama. Dodong, opo talaga ka naman ang mimi ka talaga. Sino nang away sa'yo? Si Mami Oni? Si Mami Oni nang away sa'yo? Aha, si Mami Oni nang... Si Mami Oni nang away sa'yo? Haba mo na dong, mukha kang 7 months dong. 3 months ka pa lang dong, no? Nandiyan na naman ulit si Mama Marie. Siyempre, sino hindi magigising, di ba? Si Baby Yabby yun eh. Sobrang cute. Kaya ayun, 7 a.m. nagpapaaraw kami. Saktong-sakto po talaga yung pagising ni Mami kasi mag-online class na rin po talaga kami noon. At niyaya din po kami ni Mami na magpa-araw din po muna sa hagdan kasi healthy daw po yun. Iba na kasi yung schedule ni Tyronia. Blended na kasi sila. May pasok sa school na maaga, tapos meron din silang online class. Ko yun, parang ang saya lang kasi pag nakikita ko yung mga batang papasok sa school, uuwi, yung parang pakiramdam na it gives you hope sa buhay. Ganun yung pakiramdam niya. Nakakatawa. Parang siyang nakakakilig. Ewan ko, nakakakilig siya sa akin bilang nanay. May kapag keto cake, ay gusto pa po di. Nagtitikto kami ni Happy. Lagi niya kasi yung ginagaya as in super super lodi niya talaga yung mami niya. Kaya pag nakikita niya ako nagtitiktok, ginagaya niya ako. So yun, banding-banding kami, tiktok kami. And then hanggang sa ayun, nadulas ang bata na ano, mantika pa talaga mabagok ng bongga, buti na lang kamo. Medyo mabilis yung reflex ko nun. Nasalo ko kaagad yung ulo. Kasi talagang lagabag na naman siya. I could tiktok for mommy cat. I could dulas. Mom, get hold the head. Nakakatawa si Abby, paulit-ulit kami. Bata pa lang kasi, nauutusan na siya. Kaya,
Sobrang cute kasi ang tinuturo sa kanya ni Mama Marie, yung laging sinasabi ni Happy na, I need to be strong, independent baby! Ganon. There's medicine I can take. Wait until the sun goes down. That's when I can let it out. You can call me crazy, I call it fate. Transformation taking over me. Bukod sa team ni Jowa, nandito yung Toro family para sumuporta sa kanya, sa kanyang mga recording at mga kanta. Nakakabilib lang si Jowa kasi talaga. Mula gabi hanggang umaga, sulat siya, tapos record, di ba? Inabot na kami ng umaga. Grabe yun, as in ang lala. Dahil sobrang pangarap ko talagang malabas tong kantang to. Sobrang excited ako. Sa totoo lang, ito talaga yung pinaka gusto kong ilabas nung una. Kaso feeling ko hindi siya papansin ng mga tao. Kaya sobrang na-excite ako. Ayun, sinamahan ko si Tony. Kasi mama mo, lagi na lang gustong involved. Pero hindi ko na kinaya. Nawala na lang ako bigla kasi, huy, 5 a.m. na, huy. Diba? Blue na ang sky. Hindi na tayo pabata. Siyempre, yung katawan natin bumibigay na sa puyatan, diba? Kaya ayun, hindi na ako nakapagpaalam. Bigla na lang, wala na. Naglaho parang bula. Bakit parang ang dami ko nire-record? Kasi magkasunod talaga yung ilalabas ko this year. Dalawang music video. Kaya abangan niyo yan. Naging routine ko na talaga na maglakad-lakad sa umaga kasama si Dodong. Papunta kila kapatid. Puyat nga, di ba? Aga-aga. Dito na naman si Dodong tsaka si Mama Marie. Diyan na naman sila. Ha? Dahil nandito na si ate, pinarinig ko na sa kanya yung kanta dahil kaka-record ko pa lang. Siyempre, ang unang gusto kong makarinig doon eh, yung nagmamahal sa akin, nasusuporta sa akin. Yung kahit ang pangit ng kanta ko, alam ko nga sabihin, ang kanta kapatid, yung ganun. Naiyak ako kasi ang lalim din ng kanta. Tagos sa akin, tagos kay Tony. Alam mo yun, sa lahat ng pinagdaanan, saksi ako. Kaya grabe, hindi ko rin akalain na kaya niya nang sumulat ng ganong klaseng kanta. Ganda. Nung nanonood po ako ng episode 10 ng The Originals, napanood ko po si Ina na sinasabi niya po yung birthday niya. So, chinek ko po yung calendar. E nung pag-check ko po, October 7. Yun kasi yung laging sinasabi ni Ina. October 7. Sabi ni Oni noon, kay Tero niya, huwag mo sa akin sabihin, syempre wala naman sa akin si Ina. Tanong mo sa tatay mo, kasi sa kanya ka naman manghihiram, di ba? Sabi niya, tanong niya na lang sa tatay niya para malaman niya kung pwede siya manghiram. Kaya yun, sabi ni Oni, magtanong na lang siya sa tatay niya para malaman niya yung sagot kung pwede bang mahiram si Ina. Yes naman! Na-unlock na naman, guys! Ako, sabi ko lang yun para kay Ina. Kay Ina po? Kasi pag sa'yo, pwede hindi tumanggi. Pero sa akin, anak, kasi ikaw may kailangan. Ano sinasabi mo? Pwede po ni Ita kayo. Pwede ko po ba siya hiramin? Kailan ko po siya pwedeng hiramin? Or pwede? O ikaw anak, kung anong gusto mo sabihin? Hiramin. Pag nagsabing oo, tsaka ka magsabi na kailan ko po siya pwedeng mahiram. Kasi ngayon, kasi birthday niya nga, baka mamaya nag-celebrate po sila. Ayoko na naalala. October 7. October 7, tapos si RG naman. January. Gusto mo anak, try natin humabol na puntahan. Pero baka makita mo yung tatay mo. Si Ina lang naman po gusto kong puntahan, mami. Si Ina nga yung gusto kong puntahan. Yes. Pero dahil birthday ng bata, tatay niya rin yun. Hindi mo maiiwasan na makita talaga siya. Okay lang.
lang, Papi. Katulad ng sinasabi mo sa akin. Dapat, ano pipiliin mo? Yung birthday na kapatid mo o yung sabatang loob mo sa tatay mo? Sabi mo sa akin, diba? Oo. Sabagay. Pinapili ako ni Mami kung makakasama ko po ba si Ina sa araw ng birthday niya or pipiliin ko yung sama ng loob ko sa tatay ko. Siyempre, mas pipiliin ko yung kapatid ko. Ina! Isa mismo na siya? Mataba akong Ina. Mataba mo Ina. Hello, Mami. Hello, Tay. Hello po. Oh, ito na nga. Kinakausap kasi ako ng Tyronia. Oo. Pinanood niya yung vlog kanina. Hindi ko alam kung napanood doon. Naiyak ako. Visit ka. Naiyak ako. Ang lalalon. Diba? Grabe, naiyak. Pinyo ko dalawa naiyak ng sobra-sobra. Anyway, eh si Tyronia, bilang sabi niya, Mami, naalala ko, birthday po kasi ni Ina ngayon. Teko, October 7 ba? Ang sabi ko, kay Tyronia, kasi, Mami, pwede bang usapin mo si, ano, si ikaw nga daw na hiramin si Ina? Sabi ko, anak, baka hindi kumain sa akin si tatay. Kung may kailangan ka sa kanya, kahit di ka makipagbati, i-PM mo. Nag-PM sa'yo. Nag-PM na, tungo sa'yo ko nga rin. Ngayon, ang ano ko sa kanya, edi ikaw magsabi kasi kailangan mo eh. Kay Ina. Kaso, hindi po pala ngayon ang celebration ni Ina. Bukas po. Eh, gusto nga puntahan ni Tyronia. Si Ina. Sabi ko sa kanya, anak, dalawa lang yan eh. Pipiliin mo yung birthday ng kapatid mo na makita mo o pipiliin mo yung sama ng loob mo sa tatay mo. Alin ka doon? Gusto doon niya piliin na makita daw si Ina sa birthday daw ni Ina. Okay, Mami. Pero Tay, ang request nung isa, pag nakita niya, baka pwedeng mahiram daw niya ng 2 days kasi nabitin siya nung nakaraan. Alamin ko lang yung sitwasyon kay Ate Marie kasi bukas na pala yung celebration, baka wala nang available sets of South eh. Para makapunta si Tyronia. Siyempre makita mo din. Paano ba Mami? Kasi ganito po, di ba, birthday niya ngayon, tapos walang celebration kasi bukas na po, di ba? Paano ang ganap natin? Siyempre bukas, kailangan energetic si Ina, di ba? Oh, hindi naman ngayon hihiramin, hindi ngayon. Ano, hahayaan namin na makapag-birthday si Ina, siyempre. Nag-aano tayo eh. Hindi pa pupunta si Tyronia bukas? Ito nga eh, kakausapin ko siya. Kasi gusto niya makita, tsaka gusto niya rin makita talaga si RG. Alamin ko lang kay Tyronia at tsaka kay Ate Marie kung paano yung sitwasyon. Para if ever, magkita yung magkakapatid. Tapos ano rin, kasi gusto talaga niya makasama si Ina sa birthday. Tsaka makita mo din. Eh, ano yun ko lang, alamin ko tayo ha, para si Tyronia makapunta siya o makasama niya si Ina. Para ano, alam ko kung ubayahin kami ngayon punta ng Laguna, ha? Ikapain ko lang si Ate Marie para makita mo din yung panganay mo, ha? Hindi ka man pansin, hindi man ano, at least, ano, it's a step na. O, sige, tayo, update na lang ako, ha? Ako. O, sige, bye-bye, love you, bye-bye. Bye-bye, love you, love you, bye. Na-message ko lang na nakikiusap si Tyronia kahit wala siya sa celebration. Ano daw, makantahan niya lang sa mismong araw ng birthday ngayon. Okay. So, sabi ko, punta na lang kami. Tapos next week na lang hiramin si, ano, si Ina. Sabi ko, anong ways? Ang sabi niya, okay po Mami, thank you so much. Accept mo na po ako, let add kita. Bago na ibigay yung ways, ipapa-add mo na si Tatay Elon sa FB. Sabi ko, okay, sige Tatay. Na-add na kita. Hi, Nay! Hi, Mami. Anak, magbigay ka lang ka. Nina. Hello! Ay, may aso kayo! Shhh! Ano, ang laki! Sobrang na-miss niya ng Mami, ang muni, ang hugi mo. Ate! 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 Hugi! Na-miss ko to. Na-miss mo yan? Hello. Bye-bye, hello. Hello. Basta lang ko pierdo. Tonena. 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 Hello. Hello. I miss you. I miss you. It's Ate. Yes, Ate. Yung si Ate. Kiri-kiri ka sa lahat.
Mami. Ate Tanyona daw, Ate Tanyona. Hi, Tay. Pizza. Pizza. Hi, Na. Hello. Oh. Yeah. Tay, asa na Tay? That's why Ate is here because it's Ina's birthday! Ah! It's Ina's birthday! Tola ko, mukha lang siya mga nabayang pregnant. Tare, nag-uusap na siya. Ayun. Pero sige na, kumain ka na ng pizza. Handog ba yung tate? Oh, anak, sige na. Na, ano, Ina, bigyan mo si ate mo. Bigyan si ate mo. Later. Anak, kumain ka na. Later pupunta. Sapyan. Oh, sapyan. Babaya. Ita ko na sapyan. Something to guide your way. Even if you're too scared to follow, there's a light in each new day. If the moon gives up rising, the sun stops it shining, you know you'll have a hand to hold. As we wait on the timing, together we find it. There's more than one way. Talaga yung mga kapatid ko ulit. Sobrang happy ko po kasi nagulat ako. Si RG sobrang laki na. Si RG sobrang daldal na. Tapos sobrang cute na din ni RG. Nabubula kayo sa mga ano niya. Sa mga ngiti niya, yung mga ganos. Tapos niyayakap niya ako palagi. We will blow cake for Ate Ina! Happy birthday! Wish kay bukas para kay Inay si Ate na lang. Anong wish mo para kay Ate Ina? Tayronya. Sana ano po, hindi po siya maging rebelde pag lumaki siya. Sana hindi po siya maging... Saka maging mabait lang siya. Maging mabait po siya. Okay, ako naman, Ina, I promise you, lahat ng birthday mo, nandito kami ni Ate. I love you! Yay! Okay, happy birthday! Blue candy! Yay! May duwende. So, ayan anak, natupad. Di ba? Sama mo yung ano mo. May message sa tatay niya. May message daro niya sa tatay niya. Joke na. Naman eh, lumalapit ka nga ako eh. Yes! Thank you po. Para mas lalo natin maintindihan yung sitwasyon kasi 'di ba ilang months tayo hindi nag-usap, ganyan ganyan. Gusto ko muna explain kung ano yung mga ibang nangyari. Kasi syempre na-busy kayo, na-busy kami. Hindi naman dapat kantong co-parenting eh. 'Di ba dapat nag-updatean tayo ng mga nangyari. So ngayon pag-uusapan natin yung mga naging problema noon bago tayo maglagay ng solusyon. Para lang mas maintindihan natin kung bakit lalong parang si Tyrone lumalim. Sabi mo, anak, wala namang babago. Promise, nadalaw naman, ganito, ganyan. May times naman na kami pupunta, etc. Ganyan. Noong una, okay naman yung kay Tyronia. Kaso, ang sinumbo niya kasi sa akin noon, which is sinabi din naman iba, na gano'ng nangyari. So, one, naapektuhan siya. Pag dumadalaw ka daw doon, ang point niya, kahit ayaw kanyang makita, wala siyang choice na nandun ka. Pero,
Mami, kasi umiyak siya nun eh. Ayoko na po siyang makita kasi ang akala ko po, gusto niya po ng forgiveness ko. Sabi ko, anak, siyempre gusto ng tatay ng forgiveness mo. Pero masasaktan kasi si Tyronia. Kasi daw, pagkarating mo doon, nakita niya na sila Ina, sila RG. Una, papansinin mo siya, tapos afternoon, sumusuko ka daw agad. So, para sa akin lang, ito asaran para maging good vibes. Pero pag kunyari, dumalo kayo sa kanya, kunyari kila Ate Marie or something, ganyan, ipakita mo sa kanya, malungkot ka rin kasi hindi pa kayo okay. Kasi gusto niya ma-feel eh, na hindi ako okay sa tatay ko, dati hindi ka rin okay. Bata eh. Bata siya eh. Dapat hindi ka rin okay. Hindi parang wala na sa kanya, ang saya niya pa rin. Pero alam mo, kung ano man kasi, kung papaano kayo, nang hindi ko na kayo kasama, kinikilala niyo rin kayo sa sarili niyo eh. Alam niyo, umaalam kayo ng content, umaano kayo. Alam mo yun, parang binubuo niyo yung sarili niyo kung papaano nang wala ako. Gets ko yun, dahil yun na may usapan natin eh. Mami, gusto namin to may sarili namin pa ah. Mami, gusto namin matuto. At nakikita ko naman na ginagawa niyo yun. Ang akin lang, yung kay Tyronia is parang ingat lang ng konti. Huwag niyo makalimutan na may isa pa. Kasi yun yung na-feel niya. Yung sa post na, my life, apat lang kayo. Pakiramdam niya kasi sa buhay mo, part siya. Which is, nag-story ka ng my life, ganun. So, nasaktan siya. Hindi naman ako tulad niya natin ng post si nanay. Hindi yan. Hindi mini-mini nanay yan. Masasaktan ako ngayon pero pwedeng bukas. Hindi, ano, hindi ako bata eh. Ito bata. So yun yung mga ikinaka ano niya, kinakadrama niya na nasasaktan siya. Kaya ganun, hanggang sa eto na ilang araw na siyang umiiyak. Kaya talaga hindi ko na pinapasa sa school. Kasi si Pai open na talaga ng open sa amin. Ilang gabi na siyang, bakit? Umiiyak. Sinasabi niya na si Ina, ganyan. Tapos may times na, alam mo okay lang, nalilito na siya sa feelings na. Okay lang, hindi makalimutan ko na lang sila Ina. Total, paglaki naman nila, makakalimutan na lang kung sino ako eh. Kapapanood na lang sila sa video, hindi na nila maalala yung banding namin. Para hindi ko na rin makita si Tatay Elon. Sa sobrang nabibitter siya, ganun. Kaya nung time na nag-iista siya, iyak na siya ng iyak. Hindi naman lahat nabibigyohan. Alam mo, nag-decide na ako, huwag na. Kaya sabi ko, Ate Marie, hirapin na natin si Ina. Si Tyronia kasi talaga, hindi niya talaga makanap sa nagkasama yung magkapatid. Kita mo naman yung reaction, di ba? Napanood namin. So yun lang, sa schedule, pwede sigurong Sabado, Linggo. May times lang tayo na baka hindi ko magawang sabihan si Ate Marie or kami na sunduin pa sila Ina, RG. Hindi, ako naman. Baka mangyari, hatid alam na lang. Para. Masasabi naman ako ng schedule ko. Nang makita mo din. Makita mo din si ano. Kasi ganun talaga yung pinili niyo magkalayo, tumiwalay. At pinangakuan pa rin ang anak din naman magbabago, makikita mo pa rin sila. Panindigan din natin. Hanggang sa mali mo naman. Pag nasanay at naging okay na. May times naman ang kami maghatid kay Tyronia, sunduin naman namin ng Sunday ng gabi. Diba? So, simulan muna natin si Ina muna. Ako naman tay, kay pagdating kay Tyronia. Noong una talaga, kahit ako, nagbibiro ako ng mga ano, mga something about sa tatay. Tapos nung tumagal, na-realize ko, kinausap ko si Tony at si Ate Marie, parang sabi ko, ang point ko, tatagal lang ang tatagal sa puso ni Tyronia yung hate kung sa daddy niya, naririnig niya yung biro about sa tatay niya. So hininto ko, kinausap ko si Tyronia. Sabi ko, anak, hindi namin makokontrol yung feelings mo. Hindi namin masasabi kung ano yung gagawin mo. Hindi namin pwedeng utusan eh. Ngayon anak, ganito yan. Kahit anong pagbalik-balik tira natin ng mundo, ang tatay mo, si Tatay Elon. Hindi ko sinasabing patawarin mo sa ngayon. Hindi ko sinasabing maging okay kayo. Anak, gusto ko, huwag lang mawala yung respeto mo sa tatay mo. Thank dahil you. Wala ka kung wala ang tatay mo. Thank you. Sabi niya, dati naiintindihan ko naman po. Pasensya na rin anak kung napapabiro ako paminsan. Ihinto ko na. Gusto ko anak maintindihan mo na bilang bata, hindi namin ini-invalidate yung feelings mo. Valid yan anak. Kasi nasasaktan ka. Pero kami bilang mga nakakatanda sa paligid mo, anak, dapat maintindihan mo rin na hindi kami pwedeng maging magkaaway forever lahat. Kasi paano kami magtutulungan sa'yo kung hindi kami okay? So yung respeto mo, anak, sa tatay mo, hindi dapat yan mawala. Kung hindi mo siya mapatawad ngayon, yung respeto hindi dapat nakawala sa'yo, anak. Kaya pasensya na rin tayo. Salamat din sa mga. Salamat pa din dahil. Oo naman. Siyempre, lahat ginagawa mo. Oo naman tayo. Ito ha, ayoko maging plastic. Hindi ko na alam kung saan ko huhugutin yung anak ng patawad. Tayo, maganto tayo, paulit-ulit na ako. Anak, hindi dapat ganyan. Lahat na ng in-example nito, in-example niya na. Ako, napatawad ako, ganito, tumulong tayo, ganito, ganyan. Hindi niya na talaga matik. Kulang na lang sabihin ko, leche, tatay mo yan, patawad ka, hindi ka dapat ganyan. Ayoko naman siyang ganun. Pala, pag nakikita ni Tyronia na puro hate sa daddy niya pati sa mami niya, mas lalo lang ni-hate yung tatay niya. Sabi ko, tama na.
yung mga post na, syempre ako pag nawala, kumakapa ka, ano ba yung dapat na ginagawa nila, kamusta galaw nila, anong galaw nila ngayon, paano nila na-figure out yung sarili nila. Ako nga may time na ano ko eh, parang basher ako nun eh. Pinapoint yung lahat paulit-ulit na okay lang ang simpleng buhay. O tangina, eh bakit kayo nagdenegosyo kung gusto nyo ng simpleng buhay? Ba't kayo nag-vlogger pa rin kayo? Bakit kayo nangangarap ng mas magandang bahay ngayon? Gusto niya simpleng buhay, huwag tayong plastic. Putang ina, lahat tayo stress ngayon magtrabaho, maghanap ng pera. Ang simpleng buhay, yung literal na ano, simple. Wala kang bang hospital, masaya yon pag may nagkalagnat na bata? Masaya ba yon? Eh, sabi ko sa kanya ng time yun, ba't kasi tinitignan mo? Sabi kong ganun, kaya ako ay nan-friend ko nga eh. Sabi kong ganun. So, kaya tayo na nag-ganun, alam mo bakit? Na, nadadamay ako kay Tyrone. Sa totoo lang nadadamay. Ikaw ba naman madaling araw, putang, ano ba matindi pa? Hindi ko na kayo nakain, nakatulog na ako. Kay Harvey naman, tsaka kay Vince naman. Hindi, actually si Harvey, dumaan lang sa kondo kasi nga. Sumiiyak na naman. Ulubas siya. Ulubas siya sa akin. Tayang daming gabi. Umiyak, niyakap niya ako. Sabi niya, edi bakit ganun? No? Parang walang pakialam sa akin tatay ko, iniwan niya ako ulit. Umiyak siya. Tapos sabi niya, huwag mo akong iiwan ha. Ginaganan niya ako. Huwag kang gagaya sa tatay ko. So, pinaliwanagan ko siya. Alam mo anak, magkakaiba kasi ang perspective ng tao. Or pananaw ng tao. So, siguro kasi, nakaramdam talaga ng pressure si nanay at tatay dito sa Toro family. Tsaka anak, hindi ako pwede magkamali na hindi ka naiisip ng tatay mo palagi. Ako kasi, meron akong buong pamilya. Masaya ako na nakikita ko sila na buo. May maliit na reunion, kumbaga, na nagre-reunite ulit yung dalawang parents para lang maibigay yung happiness ng bata. And sobrang saya ako na kahit hindi sila okay, is nakikita ko kahit papano na nafufulfill yung puso ng bata na kahit hindi sila okay ng tatay niya, nandyan yung presensya. So, ayun. Saya ako para sa kanya. Saka, nakangiti na naman siya. Sige, nani ka na. Kailan ko po pwede naman si Ina? Kasabay mo na ako. Hindi na magbabirthday. Hindi anak, nag-usap-usap na po kami, kami ni nanay, kami lahat dito. Mabalik namin ito. Hindi na ako nag-joke lang kasi parang anto ka pa eh. Sabi mo na maayos, kaya ano eh. Sabi mo na. Para hindi rin mahirap kasi maalikabok pa sa atin. Kapain natin ang next week para wala ng renovation every Saturday and Sunday. Every other week. Kunyari ngayong linggo to, ngayong Sabado linggo, kasama mo siya. Kasusunod? Hindi. Tapos kasusunod, kasama mo ulit. Hanggang sa mayroon ding moment na pwede every Saturday din. Ganon. Ha? Oh, sige po. Ano sasabihin mo sa kanila? Thank you po. Huwag mo sa kanilang sabihin sa kanila. Thank you po. Welcome na po. Kay tatay. Thank you po, mami. Anak, nag-attitude ka po ba? Hindi po. Mag-thank you ka ng maayos, anak. Anak, mag-thank you ang maayos sa tatay. Kasi... Thank you po. Okay. Hindi kita inaasap. Thank you, anak. Kailangan lang ng maayos na ano. Onto thank you din siya. O sige, tara, uwi na tayo. Pinalipas ko na muna talaga lahat. Binigyan ko ng panahon. Kasi tulad ng sabi ko sa kanila, ayokong madala ng emosyon, ng lungkot, ng bad trip, ng misunderstanding. Kaya I think siguro ito na yung panahon na ma-explain namin kung ano yung naramdaman namin at malaman kung ano din ba yung naramdaman nila. Though lagi naman sila nag-open ng kung ano nararamdaman nila, parang turn namin para i-explain bakit ba naging ganito, bakit naging ganyan. Hindi na namin para unahin yung tampo or pride o yung mga nararamdaman namin. Tulad nga ng laging sinasabi ni Jowa, pag ang sentro ay ang bata, buo pa rin ang pamilya. Good morning, smile ba yan, Tong? Good morning, smile ba yan? Ay, oo. Hello. Hello. Ay, smile sa umaga. Oo. Hello. Ay, oo. Sobrang cute. Inaaraw-araw ko nang puntahan sila, Tony, sa kabila. At ayun na nga, nabalitaan ko na may first word na si Baby Yobi. Ang first word niya is Mama, kasi laki na talagang hinahanap si Mama Marie. Hindi ko na-witness yung unang pagsalita na lang, pero ayun. My first word kasi yabi ko. Anyways, narinig ko naman siya. Yun nga lang, hindi ako yung tinawag. Si Mama Marie. Malapit na akong lumipat ng bahay. Ang gulo, no? Lumipat sila dito para mapalapit sa akin, tapos ngayon, ako naman yung aalis.
Pero ganun talaga, siguro na una lang talaga ako makalipat. Kasi dalawang bahay naman yung binili ni Oni na magkalapit. Magkapit bahay lang kami doon. Binili niya yun para sa buong Tora family. Kaso, yung una, kung saan ako lilipat, yun yung mas natapos maunang gawin. Kaya hanggat maaari, sinusulit ko na yung mga moments na yun. Kaya inaaraw-araw ko din silang puntahan kasi lilipat na ako. Kaya nag-aya na rin ako ng dinner para salo-salo kami magkakasama. Pita! Where will you sleep? We're here. Remove your seat. Hi, Te. Hello, Mama. Hello, Happy. Hello, Mama. Siya kang pita. Hi, Dodong. Tanggalin ko na to. Kuha ba kanin, Te? O fried rice na lang? Ay, oo. Ay, oo. Binigitan po si Ate. Ay, oo. Ang sarap ng Tony. Uh-huh. Diyos ko, gitin mo si Dodong, ganito lang dyan, oh. Dong! Pugi talaga ni Dodong. Sobra ka talaga, Dong. Hair. Ang cute niya matulog kanina. Mapansin niyo yung sa likod, Dong. Hi, Dong! Mapansin ka, Happy? Hi, Dong. Happy ta! What's your name? Happy ta! Harvey, sinulap mo? Dalawa sila. Anong hindi ka muna? Dalawa, hindi pwede. Huwag mo ko itamay sa mga choices, ha? Ay, kasi naman si Pili mo. Huwag mo ko itamay sa mga choices. Para si Basho si Ate Babi. Hindi, bagyan mo na senaryo. Kumbaga nalulunod, ganun. Nalulunod. Masusunog na. Masusunog. Hindi, ayoko ba? Ako na ko bigyan mo. Bigyan kita ng sitwasyon. Pag gusto mo lunod. Masusunog. O kaya ano? Malalag sa building. Malalag sa building? Oo, as in, pag ano, pag-alagapak talaga, ano. Sino ang mabubuhay? Ano, yung aso mo si Basho si Ate Marie. Si Bash na lang buhayin. Hindi, mahuhulog din naman ako eh. Kahit si Bash buhayin ko eh. Kasi susundan ka niya, Te. Yes! Ganun kakamali ah! Kunin ko si Bash, sabay na kami. Sunod na kami sa ito. Gusto ko sana nalulunod, Te. Ang damoy ko sasagipin ko pag malulunod na. Si Lulutang Bash, ako! Hindi, basta ano yung ita? Basta Te, ikaw sasagipin ko, Te, pag malulunod na. Kumpleto kami ng araw na to eh. At saka ito yung araw na hindi kami busy. Madalas kasing busy kami. Kaya nakapag-dinner kami. Kahit konting oras, mahalaga to sa amin itong ganitong klaseng pagsasalo-salo sa pamilya namin. Ay, nako. Alam mo yung sa agency na nga ako kumuha ng yaya. And to think na dalawa na silang yaya sa iisang bata ah. Shifting na sila. And pareha silang may maayos na tulog at maayos na pahinga kasi nga dalawa sila sa isang bata lang. And then ganun pa. Ay, nako, hindi ko na alam. Ang hirap. Hirap ng ganito. Ano nangyari, Te? Ma? May pinagsabihan kayo ni Ate Marie. Maniwala kayo sa kanya kasi nurse yon. May alam sa bata yon. Ayun, pinagsabihan ka ni Jackie, pinagsabihan ka ni Ate Marie. Pangatlo akong nagsabi sa'yo. Hindi mo lang kayo nag-reply sa GC. Di ba, nakita mo naman gusto niyang ganyan nakaano ka? Oo, hindi. Pero yung nakaupo ng matagal, tigilan kasi... Ganyan. Dahil painom ko kasi siya ng gamot kanina, vitamins. Kanina ko na Oo nga, vitamins. Kanina pang umaga yon kay Ate Marie nung siya nagalit sa'yo. Pero anong oras na? 4, baga alasin ko na. Ang layo na ng pagitan, ibig sabihin, iba pa yung upo niya dito sa upo niya nung pinainom mo ng vitamins. Oh, sorry po, din ang umiit kami. Ginaganyan ko naman kasi, oh. Gusto niya kasi nakaharap. Oo, pero yung iuupo niya, huwag yung gagawin na gano'n. Tsaka pag mag-reply din kayo sa akin pabalik. Kasi ang spine nitong hindi pa nga ito nakakaipot mag-isa. Hindi pa malakas ang buto niyan. Pag may na-misalign sa spine niyan at na-paralyze na, anong gagawin natin? Alam nga naman sa inyo ko ipag-gastos lahat. Pag na-hospital yan, huwag naman sana, di ba? Yun lang ang akin. Tsaka, kaya kayo shifting, pag kunwaring ganyan, naabutan kayo ni Papa Odi, walang ano, naabutan dito, walang bantay yung bata. Ano ako ng tubig? Ayun nga, kaya nga kayo dalawa. Di ba nga, chinap ko na sa GC yan. Na kaya kayo shifting para laging may matang nakabantay sa bata dahil ayoko nga nawawalan ng nakatingin dyan dahil na ospital yun. Magkano inabot namin sa ospital? Ayoko mawala ng anak. Hindi pa pwede mawala ng mata dyan. Mag-away na kayo ni Jocelyn kung makulit na kayo sa isa't isa na di talaga pwedeng mawalang maiiwan dyan. Pero laging may matang nakatingin. Pinagsabihan ko nga siya nung nakaraan, di ba? Nakahiga. Kung ayos natin, hatid mo yung residency. Bakit? Sorry, hindi ko naman kasi alam. Pinagsasabihan lang kita, tinatama lang kita. Tapos gusto mo bumalik sa agency. Pwede naman, madali akong kausap. Ang akin lang,
Hindi ako kasi magre-reklamo hanggat hindi ko tinuturo, kaya tinuturuan ko kayo. Sinasabihan ko kayo kung ano ang dapat gawin para sa susunod. Hindi tayo magkakaproblema, hindi tayo mag-aaway. Hindi na pumulit, ganito na lang kahit. Ayun, ganito sabihin ako kanina. Huwag nyo ring masamain kung ako ganito ako mag-react. Dahil lang 50-50 yung anak ko pagkapanganak ka lang. Hindi nyo masisi sa akin kung ganyan ako mag-react. Ang akin lang din, pinapahalagaan ko lang din yung buhay ng bata. Sindi na po kasi madali, hindi talaga ako ngayon. Nagigets kita. Pero yung sabihin mo sa akin, ihatid kita sa agency, wala namang problema sa akin. Ang akin lang, gusto ko lang linawin sa'yo, tinuturuan lang kita bago ako magalit. Dahil hindi naman, wala akong karapatan magalit kung di nyo pa alam niya siyang bagay na gusto kong gawin. Tanggap ko naman kasi ikaw po yung boss tanggap. Ang akin lang naman ganun. Last na yan, ate, ha. Hindi porket may CCTV dito, all the time ako ang nakatutok. May ibang tao din nakatutok dahil. At pag pumapasok din yung ibang tao dito, nagsusumbong sa akin yan. Last na yun, te. Ayoko na maulit yun. Naiwan kasi ito mag-isa pagdating ni Papa Odi dahil nga, di ba, nakita ko sa CCTV, nag-chat ako. Nakita ko nag-sing ka, pero hindi ka nag-reply. Nag-ano na po, ma'am, naglabay. Oo nga, ano man nasabihan mo si Mary. Sinabihan ko na po. Na kahit mala mag-reply. Hindi ko na... Kasi para ko naman kausap, hangin, parang ano yung nakita niyo. Tapos wala man lang kayong react sa sinabi ko. Ang akin lang. Pero sinabihan ko na po siya na kinakita po sa kanya yung ano. Explain ko lang po sa inyo. Si Ate Marie, pag may tinuro yan sa inyo, maniwala kayo sa kanya. Kasi nurse yan si Ate. So alam niya yan. Ang akin lang, busy naman din kasi ako. Kaya kung mapagsabihan kayo ni Ate Marie, sasabihin niya, isusumbong niya yan sa akin. Ngayon sinabi niya yun umaga, na pagsabihan niya to si Mary Lee, ang katira ni Mary Lee, magpapainom ng gamot. O sige, ganito na lang. Para sa susunod hindi maulit, ihiga mo lang yung bata, nakaangat ang ulo, doon ka magpainom ng gamot. Diba? Yun lang naman ang akin. Sana maintindihan niyo kung saan ako nagagaling, kung ba't ako nagagalit sa inyo. Kasi yun yung dahilan. Ayokong mawala ng anak. Tsaka ano, ang hirap. Kung kayo rin nasa kalagayan, siguro naman maintindihan niyo ko na muti ka kayo mawala ng anak. Diba? Yun lang ang akin. Huwag niyo masamain. Eh, bahala kayo dyan. Basta ako, araw-araw ako maglalakad para dalhin sa inyo yung mga bata. Gusto ko yun eh. Kiss mommy only. Paamoy mo yung breath mo bagong tukbash ka. Dali, ubi mo yun ito. Mommy only, mommy. Papa, di ba yung maralipad eh? Come here, Dodong. Ate, ano ba? Araw-araw ba kaming gagantuhin? Dodong! Ba. Marunong ka na mag-ba. Ba. Dong? Ano, Dodong? Ay, Dodong, ay, sobra ka talaga, Dodong! Hello! Pag-ipogi naman ang Dodong. Halika na, Dodong. Diyan ka na kay Mami Oni, ha, Dong? Ang kulit ni Ate, parang nung mga unang punta, nakakatuwa. Pero nung tumagal na, ang kulit ni Ate Marimi. Punta siya ng punta. Alam mo yun? Ay, naantok ako. Basta nai-stress ako na natutuwa, pero nakakaantok, be. Alas 6 na umaga. Diba? Araw-araw. Alas na kahit wa? Hindi pa. Nag-ano pa sila. Kumakain pa sila ng breakfast. Kukunin ko na yung kotse sa kotse na umakain. Anong oras babas nila? 7:20. Andun na rin sila ng 7:20. 7, alis na kayo. 7, anong pasok nila? 45. So, saan ang gawin? Saan ang gawin? Ba't parang bad trip ka, Bu? Hindi ako. Huwag ganyan ka. Huwag ka lang nag-morning sa akin. Walang... Mapakita na naman yung sa video na ano. Oh, hindi sa video ko. Hindi ka po ganyan sa akin sa umaga. Ngayon ako gising. Naaalis ka. Ngayon lang. Oo oh, nga. Nasaan diba? Yung, ngayon ano? Lang ako gising naaalis ka. Tapos hindi ka malala good morning sa akin. Good morning. Bakit pag may ibang tao tsaka may video tsaka ka nag-alo, pinapakita na naman yung magaganito ako kahit walang video tsaka tao. Umalis ka na. Okay, umalis ka na. Magang umaga. Kaya nga eh, nagulat ako sa kanya eh. Dire-diretso siya eh. Hindi naman siya ganyan eh. Ayun nga lang ako gising na maghahatid siya ng bata eh. Nag-aayos ako ng tulog ko eh. Siyempre puyat. Ha? Puyat din siya. Usapan namin yan, hindi niya ako gaganyan eh kahit bagong gising siya, pagod siya. Kaka-flex ko pa lang sa kanya sa FB na hindi siya ganun. Yaka pa na kayo.
Okay, okay, mag-yaya ka, Pante. O, oh, sige, lalabas sige, muna kami. Sige, umalis ka na. Umalis ka na, sige. Ay, bata. Ay, bata. Pag ako natagan sa'yo. Sige na dito. Sorry. Ay, nasakit. Wala kaming masyadong pinag-aawayan ni Jowa. Sa totoo lang, sobrang smooth ng relasyon namin. Kaya parang feeling ko minsan ako na lang yung gumagawa ng away. Para masaya. Sanay na ako kay Jowa na minsan talaga nagtatampo siya. Meron kasing takot si Jowa na hindi mo na matatanggal sa kanya. Kumbaga trauma na baka katulad ako ng mga exes niya na sa umpisa lang magaling, tas bandang dulo eh magbabago. May gising na. Ikaw na muna mag-alaga sa mga bata, ha? Mama? Ikaw muna mag-alaga sa mga bata. Ibigay mo na. May emergency lang kami. Kunin mo na agad. Hinatay na nila din siya. Mami, may pasok po. No, Fab. Sandali lang kami. Dagalan na. Kunin mo na. Kami kailang makamari, ha? Happy dito ka na kay Tita Pei. Game. Come to Tita Pei. Magkaroon ka ng energy. Magkaroon ka ng energy. Pamangkin mo yan. Yung dalawang paa, nag-criss-cross na. Magbe-breakdance na yung bata. Oh. Hindi mo na muna, Miss Yabby. Wait lang daw, kakagising ko lang. Okay. Sige, antayin ka namin. Kaya mo? Faye, ba't parang ayaw mong alagaan yung pamangkin mo? Namumutla ka, kitang-kita sa yung ayaw mo. Mami, kakagising ko lang po. Dong! Ay, dodong! Ay, pogi naman ang dodong ko yan. Oo naman. Walang ginagamit ang towel na tumutang yun. Towel na naaaraw. Araw mo nang ginagamit. Ilang araw itong tinatali sa likod mo. Bukas yung wala muna ako dito sa bahay. Mag-check-in muna ako. Tangin ako sa kanapunta. Visit, araw-araw ang tumuhay ko. Nagkikising kayo na alas 6 ng umaga. Teka na. Hello, nag-smile! Sumusubra naman ang dodong, ang dodong, ang dodong. Uy, mag-camera girl ka. Ay ka, baba tayo. Huwag ka magsasalita. Yung hininga mo, ha? Malalapit sa amin yan. Kaya parang tututbrush. You can do it. You can do it. You're a strong, beautiful girl. Yeah, but you're going to fall apart. You can do it. I'm not set up you ganyan. Si Happy maglalakad. Ate, boy, paano-ano pa kayo naglalakad kayo sa umaga? Hindi naman. Uy, ngayon nga lang kami hindi naglakad kasi taktay to, ni hinabol namin yung breakfast ni Tyronia, kaya yung ano, pambukas niya pa to, oh. Abi na tayo maris na kayo. Bye-bye. 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 Oh, busy na si Paya. Ayan, atigaw si Ate Maris. Ate Maria, ano ba trip nyo? Ba't kayo pumunta dito? Ha? Bakit? Para makita ko lang itsura na yung pagpunta. Paparating namin. So, ba't kayo pumunta dito? Ate, magigit ka sa mga ba, ah? Ang cute nila, Ate Marie. May hams. May hams pa yan. So dahil 10-10 ng araw na yan, inaabangan ng madami yun eh. Lalo ng mga discount, ganyan. Punta ako sa Fab, nagkaroon din kami ng mga meeting, ng mga staff, para sa agenda namin. At kung paano ba ma-improve yung Fab. Lalo na inaamin ko na sobrang pabayaan ko talaga yung negosyo ko dahil ang dami kong ginagawa sa buhay. So pag hindi nyo ako natrabaho ng taping o nagbablog o kung anong ginagawa ko, inasikaso ko po talaga yung Fab. At dahil madami nag-aabang ng 10-10, nag-live na rin kami ni Owa. Madali ka, ganun ako. Mamapo ka na sa kanila. Green cover. Kumanta ka. Ako magagano. Yes. Dali na para mag-check out sila. Kasi pag sinagot natin yung mga tao na, tinanong na nila yan eh. May makomment lang si Dick. Maglaro na lang. 5, 6, 7. Kaya huwag mag-alala. Isikit ang iyong mata. Meron na tayong tinapay at keso. Diba noche buena sa gabi ito. At bukas ay araw ng Pasko. Manuko ninong, manuko ninang. Nagtatabo kayong lahat. Nagtatabo kayong lahat. Ang
Ang cute ni Mami na malaki yung tiyan. Mas lalo akong na-excite na magkaroon kami ng baby. Yes. Yes. See your baby mama. Come do that baby mama. Ano naman kinain mo? Alam niyo, nakagitan lang kayo kasi ganito yung tsura ko. Pero ang totoo niyo talaga, sobrang lapad ko pag buntis ako. Manas yung mukha ko, ang laki ng ilong sabihin ko. Sabihin mo, pag ayaw magbuntis. Ayaw ko nga. Aray, nasaktan. Oh, ayan ang nasaktan, no? Babay na, mag-aral na ulit kayo. Bye-bye. Mami, ang tiyo ko buntis. Na-excite po kay Mami pag nagbuntis po siya. Kasi never ko po siyang nakitang magbuntis. Kasi po, ako po yung nandun. So nag-open po si Ika. Nauna niya. Una mong quiz ano? Quiz mo ay hanggang 30. Sa math. Oh, anong score mo ulit? Mami. Ano? Mami. Ano nga? 15 plus po. Ang perfect score 30. Kasi ang quiz niyo ay 30. Tama? Ang passing ay 20. Ang score mo ay? 15 or 16. But 15 or 16? Ano nga? 15 or 16? Hindi ko matandaan, Mami. Kasi pala yung number nila. So, sige, half lang yung nasagutan mong tama. Mami. Sa mat. Matalino ka ba sa mat o bobo ka? Hindi mo po kasagot, Mami. Quiz pa lang naman yun. Hindi pa naman yung pinaka-exam. Hindi talagang tumae, guys, oh. May regla pa ako niyan, no? Oh. Mga nag-o-open sa akin ng mga bata kapag tumatae ako. My God! Ika! Sana pinunod na lang natin yung perang pan-tuition. Kung ka... Nalulungkot, hindi pa naman yun yung pinaka-final, ano. Nangopia ka na lang. Mami! Di nila alam, Mami. Na ano? Ba't naiiyak ka agad? Mami, kasi... Quiz pa lang yun, Ate Hika. Hindi mo kailangan ma-pressure ng ganyan. Sa quiz na ba iyaano kung ano yung grade nyo? Yung first grading, sa quiz na ba agad? Pero Mami, kasi graded po yun eh. Kaya nga, iti next time, mag-aaral ka na lang din ng maigi sa math. Mahirap talaga ang math. Mami, nag-review naman ako nung gabi. Hindi, hindi pa siya enough kasi hindi mo siya masyado naiintindihan. Hindi mo kailangan umiyak para lang sa isang quiz. Huwag ka ma-depress. Kailangan nga dapat ang pag-aaral na i-enjoy mo, di ba? Na natututo ka ng bagong bagay. Siyempre, from dati mong school, ngayon mas advanced yung school mo, mas nakaka-pressure. Ang sabi ko sa'yo, nag-a-adjust ka pa kasi transfer ka din. Hindi mo kailangan umiyak dyan. Dapat na-enjoy mo yung pag-aaral. Hindi ka dapat na-i-stress. Doon kasama yung may i-stress ka kasi natasama talaga yun eh. Pero huwag kang, hindi mo kailangan umiyak na natin ikaw. Quiz lang yun, it's okay. May mga susunod pa naman na quiz eh. Pero yung ibang quiz ko naman, Mami, sa ibang subject. Dalawa lang yung mali ko. Ah, so mataas ka sa ibang subject, yung math lang. So ba patanggal natin yung math subject? Opo, Mami. Patanggal natin. Magreklamo tayo sa school. Iyak na, Mami. Ika nang umiyak. Happy lang dapat tayo. Feeling ko kasi, si Ika, dahil nakakaramdam siya ng utang na loob sa akin, parang natatakot siyang ma-disappoint ako. Kaya... sabi ko, chill lang. Ayoko maging konsentidor na Mami, pero ayoko din masyadong maging terror. Mahirap eh. Ang hirap niyang pagsabayin. Kaya sabi ko sa kanya, okay lang yun. Kasama talaga yung pressure sa pag-aaral. Pero kung puro pressure na lang nararamdaman niya, parang hindi naman natama yun. Ayokong mawala yung excitement niya sa pag-aaral. At ayoko ma-feel niya na, bobo ako, hindi ko to kaya. Sabi ko nga sa kanya, nag-a-adjust ka pa. Siyempre, may adjustment pa yan, bagong school, bagong environment. Isasama pa yung hindi ka ganun kagaling sa math. Kaya, okay lang yun. Hindi laging okay, pero kailangan palipasin din natin yung mga ganung bagay. Kumbaga, ayokong isipin niya na hindi niya dapat seryosohin yung pag-aaral. Pero at the same time, ayokong ma-feel niya na parang mamatay na siya. Parang sobrang lungkot niya kapag hindi siya nakapag-perfect score o mataas yung grades niya. Hindi dapat ganun. Para sa akin lang. Umaga session nila ni Tony. Pero okay lang. Kasi syempre, anak ko rin naman yung inaasikaso nila. So, masaya din naman ako. Nga lang talaga, wala pa ako masyadong tulog. Kahit may mga kasambahay na kami dito sa bahay, may mga times na dapat maging hands-on pa rin tayo, di ba? Siyempre, di tayo nakatira.
ginagalawan mo yan. Kaya inutos ako si Papi at saka si Paye na tulungan naman nila ako. Ako lagi halos naglilinis para mga kwarto lang nila iniintindi nila. Sila naman magmap ng lapag ng sala. Tulungan naman ako ng magkapatid, di ba? Habang naglilinis kami ni Paye, nakakairat na kasi ilang beses nang paulit-ulit, alam mo yun, bagsak nang bagsak yung cellphone niya. Hindi ko malaman kung bakit. Napaka, alam mo yun, wala siyang ingat. Naiirita talaga ako. Hindi ko naman kasalanan yun. Ang babaw kasi ng shorts ko. Si Tony kasi, hindi lahat ipapakita niyan sa social media. Pero si Paye, lately lang to ha, nabigyan naman ng iPhone 14 Pro. Sipin mo, iPhone 14 Pro. Noong nakaraan lang, nakabigay lang sa kanya ng iPhone 14. Tapos ngayon, 14 Pro. Tapos hindi niya iingatan, di ba? Tapos pahulog-hulog lang. Ano tatawag mo dun, di ba? Nagbabanding kami ni Tony sa family area. Tapos, narinig ko yung magkapatid nagtatalo. Sabi ko, ayaw mo na sila. Nakakapagod makialam. Kasi maraming beses na sila na ganyan talaga sila mag-usap. Biglang tataasan ng boses. Eh, noong time na yung wala si Tyronia, pumasok sa school. Kaya parang nakakapagod makialam. Malalaki na kayo, parang kaya nyo na yan. Sa kami ng ate ko, dito chill lang kami. Nakakapagod na parang paulit-ulit. Pero ganun talaga eh. Hindi usap na naman. Explain na naman. Intindi na naman. Alam po, hindi niya ako kailangan saktan. Yun po, pwede niya akong kasabi naman. Si ate po, eh nakatingin lang po ako sa kanya. Tapos bigla siyang manunugod. Sabi bakit ko nga po, hindi nga po malalim yung bulsa ko. Ilalagay ko na lang po sa table. Tapos bigla po siyang nagagaganyan. Dapat... Ay, pwede ka rin makipag-usap ng maayos. Kaya ba ako, mami? Ang babaw kasi. Ayun, nakikipag-usap naman na po ako ng maayos sa kanya. Eh, siya po, nagtataas na po siya ng boses. Ilang beses na po siyang ganyan eh. Kakausapin niya po ako na lagi siyang galit. Bukang ganyan makipag-usap. At ito ka nang mangurot, hindi na makakaano yung sapat yung ganyan. Paye, pinapostmortem ate mo. Dapat ang ginagawa mo sa kanya, iniintindi mo lang. Eh bakit po ako ba, mami? Wala rin naman po ba akong nararamdaman? Nalaglaglag yung cellphone, nag-aaway kayo. Kung umilit yung ulo ng ate mo, dapat tumakbo ka na lang sa amin. Hindi ba patol ka pa? Nakakainis po kasi lagi niya akong ganyan kakausapin. Di ba ilang beses na po pinagsabihan na huwag daw siya masyadong maging nagger. O tapos ganun pa rin po. Ano ba sinabi? Ang dami niya po pinagsasabi. Careless ka kasi ganyan-ganyan, burara ka. Salita lang naman yun, di ka naman ina. Ang nakakairita po sa tinga. Naiinis na po ako. Pero pa, ate mo yan. Wala akong maano. Mas maganda kausapin mo. Pero sasabihan ka dahil nakikita na po ako, sasaktan pa po ako. O, hindi mag-usap kayo. Kasi ano yan, pa, eh. Walang solusyon dyan kundi mag-usap kayo maayos. Kausapin mo yung ate mo ng maayos. Kung pakumbaba ka, kung mas mataas na siya, apuhin na. Dapat ikaw, tubig ka lang. Kakakalma ka lang. Hindi po pwedeng ano. Parang siya yung galit na galit. Ano, pumapatol ka na sa ate mo? Ganun na? After all? Ganun ka na? Nag-rebelde ka na ba? Porque kaya mo na, malaki ka na. Kausapin ko na lang po. Oo, kausapin mo na lang. Kasi kami ni Ate Marie, ganyan din kami. Nag-uusap pero din kami. Ako nga kahit mali yan, ako nagsusorry. Kasi ate, ako old school ako ah. Binabalid yung ano, feelings mo, valid yan. Pero kausapin mo yung ate mo. May pag-usap pa ng maayos pa eh. Hindi ako sasama sa'yo. Kausapin mo ng maayos yung ate mo. Magpakumbaba ka, i-chill nyo. Sabi mo sa kanya yung point mo, i-ano mo lang. I-point out mo lang na maayos ate. Kasi kanina ganito na i-stress na po ako, ganito ganyan. Kumalma ka, kasi kung galit na yung isa, mapatulan mo pa. Gusto mo matuloy mabaliw ate mo. Hindi ko sinasabing hindi, ano ha, okay feelings mo ha, pero may postpartum yung isa. Kung mainit na yung ulo, siyempre kapapanganak lang din. Ang akin lang naman. Paye, nung buntis din yan, in-stress mo din yan. Grabe ko rin sagot-sagotan yung ate mo nung buntis yan. Baka naman ngayon, pwede mo intindihin ng konti. Ikaw magpakumbaba. Usap lang naman eh, hindi ka naman agad magsusorry eh. Pag na-feel mo na na kumalma na, tsaka ka na magsorry, tsaka kayo magkapatawaran. Kasi kung ako si Ate Marie, ganyan din gagawin ko. Ano, galit mo ate mo? Siyempre ate mo. Puro pride umiira sa inyo. Kung wala pang CCTV dito, hindi ko malalaman kung sino bang mali sa inyo o tama. Sana lamunin ka ng pride mo ng buo. Sana makatulong. Nakakit ako kung tatrabaho lang ako. Pag tapos na ako magtrabaho, dapat nag-usap na kayo ng ate mo. Dapat tapos na yan, Paye. Hindi na dapat dagdag sa problema yan. Sinasabi ko lang sa'yo. Nakakapagod yung mga ganyang inarte yun. Kala ko tapos na.
Wala talaga ako sa mood. Kasi nga nung umaga na yun, umiyak ako kasi naalala ko na naman yung lola ko. Naghahanap ako ng panali sa buhok. Tapos nakita ko yung ano, yung tinabi niya. Tingin mo na iiyak ako ngayon. Nasabi niya sa akin, oh, kaya ako tinatabi tong tali na to para may magamit ka. Tingnan. Tapos nakita ko. Ay, nako. O, diba? Wala ako sa mood. Ay, alam mo, malungkot ako ngayong araw kasi naalala ko yung lola ko. Yung magdagdag ng anong shit sa utak ko. Kayong magkapatid, dalawa lang kayo. Magkasama ngayon, parehas kayong adult. Mag-usap kayo. Hindi ko nagustuhan kanina yung ano mo, yung akto mo. Usap na naman kayo ni Tony, tsaka ni Papi. Hindi niya ako kaya kasaktan, Mama. Pwede niya akong kausapin na maayos. Sino po unang anak eh? Siya po. Eh baka may pasabi-sabi ka pa mas painos ako sa'yo mga ginaganan mo pa. Totoo naman, Mama. Ingit lang yan eh. Dahil, saan siya naingit sa'yo? Mas tumataas ako kaysa sa kanya. Kasalanan ko bang nag-anak-anak siya, hindi siya makapagtrabaho? Paye, sobra na yan. Mali na yung nasa isip ko. Sasabihin niya lumaki ulo ko, kasalanan ko ba? Nakukuha ko yung gusto ko. Siya, hindi niya nakuha yun. Nang dalaga pa siya. Bakit? Ba't parang mo nasabi yan? Saan ang gagaling yung mga salitang yan? Sinasabihan niya ako kanina. Ungrateful ako. Ba't hindi ba? Hindi naman po eh. Kasalanan ko po ba yun na nakukuha ko yung mga bagay na gusto ko? Tapos siya, hindi niya nakuha yun dati? Ay ba yung gusto niya makuha? Kung ano meron po ako ngayon, katulad kanina sa cellphone, di ko daw po pinapahalagahan. Oh, masama bang sabihin yun sa'yo? Hindi naman ah. Paye, wala lang ako sa mood. Pero kung nainis niyo ako, parehas ko kayo sinapok. Yari kayo kay Tony na naman. Naku, ayokong makipag-deal dito kasi kanina yung damdamin ko nasa ano ko, nasa pangungulila sa lola ko. Ang laki nyo na. Sa tingin mo, Paye, masaya ang lola mo sa nakikita sa'yo ngayon?
Sa tingin mo ba, anong sasabihin sa'yo ng lola mo? Nakikita ka niya nagkakaganyan. Anong sasabihin niya sa'yo? Respetuhin mo yung ate mo. Akala ko okay na yung lahat. Kaya araw-araw ako nagpupunta para makapag-bonding kami, ganun. May makikita ako ganun, kaya parang ayoko na muna magpunta. Pero alam mo yun, nalulungkot ako kasi naawa ako kay Tony. Parang kailangan ko siya laging i-check. Parang kailangan ko lagi silang tignan dito sa bahay, each one of them. Ako, bilang tita, kapag sinabi sa akin mag-alaga ng bata, andito ako. Mahal ko mga pamangkin ko, pero lagi na lang iintindihin si ate kasi kakapanganak lang. Pwede naman akong kausapin ng maayos. Napapagod na din ako. Kung pagod na siya maging nanay, sana hindi siya mapagod maging kapatid sa akin. Ano gagawin ko? Sumasagot na, di ba? Eh, alang namang ano, laki-laki niya na, di ba? Dalawa na anak ko, kung ganun talaga ugali mo pa, bakit di mo dadagukan talaga pag ganun? Saka isipin mo nga naman, dalawa na anak ko, ginaganon mo pa rin ako. Malaki ka na eh, di ba? Para dapat naiisip mo na yung mga ganyang bagay-bagay. Tapos papalag ka sa akin. Parang gusto niya talaga ipakita kung sino siya. Ganun. Eh, di papakita ko rin kung sino ako. Buti na lang may third floor kami. Dahil yung mga kwarto kasi namin, magkakasama kami sa second floor, so like yung magkikita-kita. Kaya parang pakiramdam ko, saka kailangan ko huminga. Bakit na muna ako? Ang dami kong kinakausap sa phone, ang dami kong iniintindi. Kasi nga, pinaghahandaan ko nga yung darating ko na music video. Wala akong kaalam-alam na nag-abot na pala silang magkapatid. Parang malingat lang kami ng tingin, hindi lang kami nakabantay, parang mag-aabot sila ng mag-aabot. Sobrang punong-puno na sila sa isa't isa. As in, ang lala, halos araw-araw ganyan sila mag-usap. Kaya si Paye, tsaka si Pabi, sa totoo lang pinaghihiwalay ko. Kaya paulit-ulit kong pinupush na lang si Paye, alam mo, doon toka mo sa fab. Kasi hindi niya kayang matiis na yung ate niya, laging dahilan, eh, kapabanganak lang daw. Si Papi naman, hindi niya matik na ang bata pa ni Paye at halos kababalik pala sa atin ni Paye at hindi pa natin siya natuturuan. Lumaki siyang walang magulang eh. Masasabi ko na lang, buti, di kami ganyan ng ate ko. At buti wala si Tyro niya para makita yung mga ganong actions nila. Yung mga inuugali nila na ewan ko kung kailan mamuputol. Nakakapagod sa totoo lang. Kapagod sabi.